Hi guys! So, nandito ko ngayon sa Pretty and Calm Pasig. Ayan, so may treatment na naman ako dahil alam nyo na naman, gusto ko lagi yung nami-maintain yung aking kagandahan. Charot! So, ito na nga, iniis-is na yung mukha ko para gumanda pa lalo. Itinatanggal lahat ng mga libag-libag na yan. Okay guys, I'm trying the Oxygeneo Pretty and Calm. Itong facial na ito is good for removing dead skin cells from skin surface. And of course, improving skin oxygen level para madaling umeffective yung mga skincare na ginagamit natin. And of course, ano to, no downtime to at ma-improve niya talaga yung skin texture natin. Talaga, ang sikreto ko kung bakit nga ba ang puti na ng kili-kili ko. Yes, it's from Pretty and Calm. Ito yung kanilang extreme diode. Ayan, so, ang ginagawa kasi ng extreme diode is, you know, ano kasi siya, parang siyang laser na, you know, nagtatanggal siya ng libag-libag sa ating kilikili. And ang maganda dito kasi is, you know, natatanggal yung ating hairs. Parang umuunti. Umuunti na yung tubo nito. Hindi na sobrang kakapal katulad ng dati. Tapos alam mo yon, nababawasan yung pagpapawis at bumabango at parang baby skin lalo yung ano ko dito, yung aking kilikili. Try nyo na ang extreme diode ng Pretty and Calm. Okay guys, so kasi last dalawang, time pala ang ginawa. Dalawa kasing machine yung ginagamit. Yung isa Picogen. Itong Picogen na to, pang 7 yung parang yun. Napapansin yung so, ito laser na tak-tak-tak-tak-tak, ganon, lakas maka sound effect. Tapos ito naman ngayon na ginagawa ko, or yung ginagamit ko is extreme diode. Ayan. Sabay sila, mas maganda kung parehas nyong i-avail sila para talagang kuminis yung kilikili nyo. Ganyan, para alam nyo na hindi laging product ng product, ito na machine naman tayo. Para alam nyo yun, hindi na tayo magreklamo pa na bakit wala namang nangyayari sa kilikili ko. Eto talaga sis, pang-apat na session ko pa lang ito sa extreme diode at mukhang gustong umepal ng mga aso dito. Alam nyo naman sa probinsya, ay naku, aso is life, charot. Oo, so yaan nga, yan, parang ano to, 5 minutes tong ginaganito ni Ate Tin. Ayan, diba, ang pinkish na ng ano ko, kaloka, ng aking kilikili, yung balat sa kilikili. Ayan, so nag-uusap-usap lang kami, so 1-5 pala yan, first section, or unang session is 1-5. Ayan. So, alangan naman na hanggang 1-5 lang kayo. Mas gaganda yan kapag mga 6 to 8 session. Oo. Naka 4th session pa lang ako dito sa extreme diode. What if dagdagan ko pa, no? Para talagang puting-puti. Ayan. Kasi alam nyo ba, nung nag-competition ako, nung nawawala na yung tanning ko, ito agad lumitaw yung kilikili-kili kong ang puti-puti na. Di ko naman inaamin na sobrang puti. Talagang, di ba, improve lang naman siya. Nag-improve talaga tong kilikili ko. And I'm super thankful sa Pretty and Calm dahil sila yung, alam mo yon, daan. Sila talaga ang gumamot sa aking mga hinanakit sa buhay, sa aking mga imperfections na hindi ko naman ikinahihiya kasi, di ba, part ng pagkatao ko yan. Kung ano yung pagkatao ko, syempre, alam nyo yan. Ganun ang buhay natin dito sa Pilipinas. Ganun. Voice over yan. Oo, nakikita mo ba ang nakikita ko? Oo, ganun. Chikan lang kami dito, te. And I'd just rather move it along. Got both feet but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it along. I know how you're feeling, 'cause sometimes I do tight. Not tonight, you're gonna hear me. Gonna dance it off goodbye. Diba? May pag-asa pa pala, kala ko wala na eh.
maganda na to kasi, di ba? Makikita mo yung resulta. Eh, kung gusto nyo naman, pahid-pahid lang. May possibility na hindi nyo mahiyang, di ba? Ito, talagang mahihiyang nyo. Kasi wala nang masasabi yung balat mo dito. Chosy pa siya. Puputiin na nga eh. Ayun. Paano mawala yan tayo yung mga lines? Kaya din ba ng extreme diode? Yes. Kaya. Basta masipag kang pumunta sa pre-gen. At saka yung Pico Gen Ultra Wide Lens. Para din yan sa mga fine lines. Bakit nagkakaano fine lines ang kilikili? Ano? Matapos ka. Hala, nakalimutan ko. Tapos makapal talaga yung tubo din. Tapos siguro kakaano no, yung parang taas baba. Oo, sa bracket. Ma'am Ninyo, may tanong bakit po ako. Bakit nagkaka fine lines po yung kilikili? Kasi ito po yung guhit-guhit. Dati ba wala siya? Hindi po, meron na po talaga. Oo. Kasi di ba mga pagluto ka, nag-inch tayo, ganyan. So, ganyan talaga, part yun ng process. Pero nawawala din naman ito sa mga ating mga machines. Kasi aging tayo eh. Pati yung kilikili, no? Nagkaka-wrinkles din. Sumali ako, nag-compete ako. Oo, may mga kalaban ko. Kita-kita. Ala! Natatawa naman ako. Bubulgar ko na talaga tong ano ko. Tayo lang naman dito. Ito siya. Char. Tinan yung nakipag-compete ako. Maganda pa nga to para ano eh, hairless. Hindi nakahit ng hangin. Hindi, at saka kasi, ano, mas summer kasi. Di ba? Mainit. Kailangan talaga walang hair. Tsaka itchy, di ba? For hygiene reason. Silihan ako dito. Papahabain ko, Teya, mga ano, 10 inches ba? Susukatin ko pagdating mo dito, ah. Pwede na 30 sinte. Para ano, pwede mo pang matrim. Ang dami magagawa. Ititrim mo. Pwede pang palmuhin. Tsoko. Sa pitong linya, bakit yung ibang ganito, hindi masyadong lubog yung ano. Alin? Yung kasi parang nabuto ako dito eh. Jeans kasi yan. Oo, anatomy natin yan. Kanya-kanya kasing anatomy ang bawat tao. Iba parang, ang cute lang, parang wala.
Pero sa akin, kapag, lalo na pag nag-gym ako, nagle-leggings ako, kita talaga yung umbok. Ayaw mo ba noon? Hindi pa maganda yun. Maganda kaya yun? Ha? Maganda yun, asset yun. Oo. Asset yun. Yung tawagan nila, di ba, camel toe? Oo. Asset yun? Asset yun. Di ba nakaka-asset? Asset yun. Mm-hmm. Yung iba nga may binibili sa Shopee na isusuot mo para ano, para magmukhang may camel toe ka. Oo. Hindi sa akin, mami niya, maumbok talaga. Ayun ang may book. Ayun na nga, hindi ano, be thankful, asset yun. Ano bang advantage nun? Aesthetically speaking, maganda siyang tignan. Parang sa boobs, pag malaki, aesthetically, maganda siya. Ha? Huh? Oh, asset yun. So, asset ko pala ito. Alam ko, asset siya. Ilang beses ba dapat magpalit ng panty sa isang araw, te? Tanong ko tatlong lang. Beses. Tatlong beses? Yep. Ay, kaya pala mabaho. 2 to 3. Kaya pala iba. Tapos yung ano, kahit hindi pa puno, yung napkin. Palitan agad. Every 2 hours or para? Kasi pag once na nalabas natin, syempre yung blood natin na naging bacterias, di ba? Ah. So, ayun. Ako kasi pinapatagal ko. Kaya yung siguro na... Ng, ano, yun. Kaya siguro nagka-itim-itim tong singit-singit ko dito. It's possible magka-rashes ka. Oh, yun din. Nagka-rashes din ako. Lalo na sa puwet, sa singit, sa puwet. Doon. Yun pala. Kailangan talaga palit ng panty. Kaya... Yung napkin, hiyang ka doon. Kasi may mga napkin na hindi hiyang sa sihit balat mo. Oo. So, doon yung mag-umpisa. Mm-hmm. Alam niyo na sa Pasko, panty lang masaya na ako. Araw-araw. Oras-oras magpapalit ng panty. Para fresh talaga. Oras-oras. Graph? Oo. Para fresh talaga ito eh. Sige, oras-oras na lang. Minumituhin ay, wala na akong panty na. Sagarin mo na. Wala na baka isang taon na yung panty ko sa ano, isang araw. Ganun pala yun. Kasi ako talaga, sobrang tipid ko, pati napkin. Ah, yung pala. Tinipid ang napkin. Lalo na kapag pumapasok, nung high school pa ako, college, eh walang malinis na ano dun sa amin eh. CR. Ayun, nai-stuck minsan. So, baka naman, sa mga school dyan, linisan nyo naman po yung mga CR nyo. Para naman makaihin. Yun talaga yung ano namin, problema namin nung college nyo ako, nung high school. Nung high school nga, halos wala nga kaming CR eh. Malinis na CR. Yun lang po. Para hindi magka-itim-itim yung singit namin. Diyan. Ano mga height mo, te? 5'7". Oy, pwede yung pang model. Hmm. Ako 5'4 lang eh. 5'4, 5'5. Ang haba kasi ng paa mo. Mas mahaba ka, te. 5'7 ka eh. Sino ba nagsabing maha-exe lang? Ay. Diba? Kuskus mo lang eh. Kuskus mo. Ah. Di ba maritis siya na parang mannequin? Na parang? Wala, joke. Mannequin? Oo. Masil-masil lang ate. Kamukha niya si Alyssa Valdez. Huh? Hi! Kaboses mo pa, te. Talaga? Baka kambal kayo. Ay, gusto ko yan. Magkakaintindihan tayo dyan. Alyssa Valdez yan. Ang pretty and calm. Huh? Siya lagi gumagawa sa akin eh. Ate Tin! Hi! Uy, magubulag na yan.